10 days na lang. Pasko na! Merry Christmas! Hi, I'm Tara. Welcome to my vlog. Diversion Road ng Iloilo City. Napakaganda ng view. Para lang tayong nasa talk show sa Amerika, no? Pero totoo to, hindi to peke. Para tayo naman dahil nagpa-backtrap kami. So anyway, kasama ko nga po lang dito si Alyssa, part ng Team Cab. Ay, ka naman dyan, Alyssa. Hi guys! Shout out! Game ka na ba? Team na! You have a partner, right? Yeah. Ano nga ulit ang kanyang profession? He's a seaman. Ano bang feeling kapag may partner na sumali? Actually, very hard. Not only as one, pero dalawa kayo. Dapat i-work out nyo dalawa. First, yung trust. Siyempre. Trust, then respect. To follow natin yan yung love. Pero some of the people think na having a partner, seaman, it's more of a haon ka. Pero it's not that, it's more on a challenge because ang mindset ng ibang seaman is mag-work sila abroad for para mag-save, para not all the time, sasakay lang sila. Gusto rin nilang mag-settle down. And it's hard because ang trust nila sa'yo and sasabihin nila na I trust my sample earnings for you, tapos sasabihin nila na papalaguin. Parang ganun din. Not only, parang hindi lang nila look forward yung present, but as well, yung future. Ang Pilipinas, kilala na sa pinakamaraming maritime. Mas lalo pa dito sa Panay, na Iloilo itself. So, isa na yun ang partner ni Alyssa na part doon sa mga numbers ng mga seaman. For us, wala namang pinag-aaway ang tika. So, yung mga ano lang, mga simple things. That makes it na minsan pag-overthink na simple lang pero pinapalalaki. Pero in that way, Mati, we learn na huwag palakihin and we talk na dapat pag-usapan talaga and hindi na ito lalain kasi hindi makapatuloy. Yung sa kanya din dati, yung communication namin is email lang kasi nung that time, nasira yung wifi nila. Okay. Tapos yung email na yan is ma-open lang nila after shift. So, ano talaga, medyo challenging. Ilang taon na ba kayong magre-relasyon? 2 years. 2 years na. And saan siya nakalocate ngayon? Sa Italy. Italy, wow. For you, define the word family. Not only a relationship between blood by blood, but also with the persons yung kinakabig mo as family din and will help you out through ups and downs in your life na nandyan talaga sa side and will keep on pushing you to move forward and as well na iangat ka sa buhay si Dita. I do agree. So family is everyone talaga. Supposed to be, you should have a family. Actually, the technical definition of family is the mother, father, and the child. So last January, we found out that I was pregnant, and it's already been six weeks, and our first trimester is all okay. And we decided last June 10 to have a ultrasound because we will prepare for a gender reveal. And pagkatapos namin na pa-ultrasound, kami yung na-surprise kasi yung sinabi sa amin ng sonologist, sabi niya is magpa-emergency, babalik ako kay OB kasi yung panubigan ko is 3.8, 3.1 lang. Then, isang normal number. Normal range of amniotic fluid is 5 to 8. So very low. Yun. Tapos pumunta ulit kami sa doctors. Then, consulted on OB, tapos yun in-explain sa amin. Una, akala namin baka lumabas lang or pumutok yung pamunubigan ko. Tapos,
na-confine ako doon for 3 days. Nag-dehydrate kami, dextrose, then fluid intake more. Tapos, after 3 days, wala talaga. Tapos, kami ultrasound. Then, si Doc na find out niya na the reason, saka main reasons din na low ang aming fluid is hindi na fully develop yung both kidneys ni baby. So, yun. Tapos, pero it's okay din kasi nalaman namin at first, syempre, devastated yung iyak noon kasi first baby namin. Tapos, ganun yung kakalabasan niya. And, yun. Pero, we yung doctors namin, ina-expect nila na tatagalan si baby sa chan ko within 7 days or 2 weeks kasi wala nang panubigan. Pero thanks God pa rin na na umabot siya ng full term, 9 months. Si Tizi. Kaya, tapos ayun, nung September 5, September 5 akala namin usual na prenatal. Pagkatapos yun, nag-decide na lang ang OP ko na i-start CS ako. Kasi hindi ko naman ma-deliver si baby na normal kasi walang panubigan. Trilabor na talaga yun. Sobrang sakit. Pagkatapos presentation is una yung paa kesa sa ulo. Mahirap talaga. And kung mag-contract, baka ma-deform pa si baby. So yun, na-CS ako. But, thanks God pa rin kasi in 3 hours, nagpakita at nagparamdam pa rin si baby. Pero nakita ko na siya na live. Pero hindi ko siya nahawakan na buhay pa siya. Nahawakan ko lang. Wala na siya. Kasi siyempre, CS, hindi ka pa sa condition na pwede mo pa siya makita alive. Yes. Nung that time din, nung nalaman na namin na wala siyang kidneys, sinasabihan ako ni OP na 2 options. Antayin na mawala si baby or magpapasigas ako. Para yun, kunin siya kasi hindi naman fully developed. Pero nag-decide ako na antayin na lang na siya. Tapos, kasi parang pinatay mo din siya din. Magpapasigas ka agad na nandyan pa siya. Kasi from outside, hindi naman talaga siya compatible with life, 0% talaga, 0.2% talaga yung niya. Una, syempre, yung tanong ng mga OB is very detailed, tapos sabi nila is hindi naman. And sabi lang, kung okay ang both kidneys namin ng dalawa, sabi ko okay naman. Kasi every time na may work kami, nagpapamedical din naman. And imposible naman na may problem kami dalawa kasi okay naman yung mga medical namin. It's just that siguro na tinanong ko din kasi nung December, hindi ko namin alam na buntis ako. Uminom ako ng gamot for cough, antibiotics. Kasi yun nga, akala ko may sakit ako. Pero tinanong ko din sa ubi ko na it affects ba yung growth ni baby. Oo. Tapos sabi nila hindi naman kasi that time dugo pa si baby. Oh. Yung main reason talaga is unknown. 1 out of 4,500 babies. So, yung ratio niya. Nung nalaman namin yun, every night, umiyak ako sa partner ko na tinatanong ko bakit ganyan. Tapos sabi ko, kinakausap ko din si baby na sabi ko, okay lang na sumuko ka. Kasi alam ko nahihirapan ka kasi hindi nga fully developed yung kidneys mo. Pero nag-pray pa din ako kay Lord na there's nothing impossible with God. Na ganon, may changes. Pero syempre, nandun na rin yung expectation na gusto mong i-pretend yung sarili mo na okay. Siguro yung denial pa. Na hindi mo ma-accept na yun pa yung mangyari. Pero andun pa rin sa likod ng tapak mo na sasabihin na ito pa din. Siya yung pregnant na masipag pumasok sa everyday, walang kinukomplain. So definitely, I will also think na okay to si Alyssa yung ito. Tapos, walang dapat ikabahala kasi mukhang okay naman siya, nagmamotor pa nga sa biyahe. So kumbaga, nung nalaman ko din nung time na binanggit niya sa akin yun na parang hindi ako makawala. Lord, bakit ganito? Sabi ko, all my life na
tinatanong ko sa sarili ko or gusto ko longing for a baby kasi malapit din ako sa mga baby. Ganito pa yung ano, yung result. But regards to that, I don't blame God kasi alam ko may better result for na kinuha niya si baby. Kasi feeling ko yung reason na rin na yan kasi hindi pa kami ready. Gas-gas na tong quote na to, pero there's always a reason for everything. Yes. Yeah, baby, kung nasaan ka man, I hope you guide your mama here, your mother here, and your father too, maging safe. And definitely, guide mo rin sila, baby, na magkaroon ka ng little sister or little brothers. Kasi Alyssa, ano ba ang future plans? Ang mini partner is maging married. Definitely. Then, future babies. Yes. Tapos in towards work, syempre, hindi naman ako magtatagal ng hindi ko sulit about is just is to be promoted as higher not only an agent eventually, but looking forward for higher position. How do you handle life work balance? Mind over matter. Mind over matter siya kasi not all agents or working persons can handle this one kasi meron na iba working student pero nag ano pa rin kaya, meron naman hindi kaya, konting problem lang. Yeah. For me, is ano, positive mindset saka yung ano, everyday na when you work hard mo, isipin mo is for you to be a better person, not only na nag-work ka dahil sa pera. Pero more on self-improvement, growth, yes. Saka din sa family. Are you a professional? For me, ano, strong, independent woman. Not professionally na may license or ano, but professional towards life. Because makikita mo naman it before handling sa mga tao, ito yung reaction mo. Example, magagalit sa'yo, magagalit ka rin. Tapos now, kung magagalit sa'yo, mas pinapalawak mo yung isip mo kesa na kontrahin mo din yung tao na yun. And being professional is not only sa way you handle sa tao, pero yung the way you act. Kasi, syempre, ngayon, sa panahon na yun, konting ano lang kasi i-post gano'n. Oo. Definitely. Pero yung pagiging professional, basta the inner self, that's, hindi naman mini-measure yung pagiging professional mo through sa papel or sa ID, but being on more on how you handle person, the situation, or your problem. Regardless how much talent you have, how much level of hierarchy you have, as an employee of this company. So definitely, ang pagiging professional is do your work. Yes. Do your work, definitely. Yes. Do your work. And tama rin ang sinabi mo, isang bagay yun ang pagiging professional is instead of mangibabaw sa emotions pagdating sa mga ganyang mga communications sa bawat isa ng mga employees sa isang company, think of way bakit ka sinasabihan na gano'n at all na halimbawa, situation, uy, ganyan naman. Siyempre, kung ako, magagalit ako. So, kung magagalit ako, aaway, sino ka ba? That makes us unprofessional. But the professional way is that, magagalit ka, siyempre, tao ka lang eh. Hindi ka maniit, malamang masasakta ka kung sabihan ka ng mga ganung words. Pero isipin mo, ano bang root cause o ano bang dahilan bakit ako sinasabihan na baka may mali na pala ako. So, sasabihin mo na, okay po, noted, I will make sure na hindi ko na siya gagawin. So guys, be professional. Yes, tsaka rin main reason, kaya nga yung utak natin sa taas, pangyababaw yung isip kesa sa damdamin. So yeah. So kailangan, dyan din ang quote na better things left unsaid. Yes. Malay mo, masaktan, may masabi ka na palang, pagising mo, ay bakit ko pala nasama yung ganun ba? Hindi mo na mababawi. Hindi mo na mababawi kasi nabanggit mo yun. What's your most favorite quote? Not a favorite quote, but a Bible verse. It's Philippians 4:13 na I can do all things through Christ who strengthens me. Yeah.
whatever, dami ko man nalang pansan in life, pero looking on the scripture, it really motivates me to do more or to live more in life. Down ka ngayon, mm-hmm. malay mo tomorrow iba naman. Yes. So, it doesn't mean na nangyari itong napaka-matinding pagsubok, mm-hmm. no? It doesn't make you a less person. Yes. Malay mo meron palang maganda. Greater reason. And good news, kinabukas. Malay mo kahapon, pagkasapagod ka pala, tapos ngayon, good news, starts na. Malay mo, nag-hour pala kang joma, tapos yung kinabukasan, ay! 30 months. So ngayon may 30 months ako, bukas baliktad naman. So ingat-ingat tayo ngayon. Ano bang bucket list ni Alyssa? 2020? Bucket list ko is mapatay ko na yung bahay namin. Together with sa father ko, yung sariling amin sa ngayon now, nakikita na kami sa tita ko. Then also, magbanding muna kami ng partner ko kasi siguro dahil sa ating reason yun kasi hindi pa namin nalubos-lubos yung experience namin kasama together lang na dalawa. But, and tapos to travel then, and absolutely na career girl. Ano ba ang number one talent? Siguro si... Magsasample ka din. Aray! Hindi, yan din yung tinatanong ko din. So, kasi I'm not great in everything, pero I'm good at it. So definitely you can dance. I can dance. You can sing. I can sing, pero not to the extent like, no, I'm parang, so good. Parang mga dance contest. Oo, yung parang pang-audition. Napapapag golden chair or ano. More on tech. Kasi yun nga, pagkagaya sa'yo na ano, na nagbablogs. Kasi para sa akin, more of a soothing or relaxing yung pag-edit. Oh yeah. Tapos especially maganda yung good product, yung final product niya. Kaya nga, diba? Kasi yung example, simple transition, yung sa iba, wow na po sila. Tapos yung yun lang, parang gano'n. Ay, gano'n lang yung nadali eh. Especially ngayon, marami ng apps. It's for free ha, daming apps na ngayon nagsisilabasan. And even just TikTok lang. No. It is just a social media app, pero you can do edit itself. Saka yung effort. Oo. Andun na rin yung, kumbaga pwede ka lang mag-green screen parang sa mga movie mo lang nakikita. No. What's your Christmas wish? My Christmas wish is for all the family members and as well as friends that I have family is to have good health. Yes. Yeah, good health. And, syempre, more blessings to come and give more to others na hindi man napapakita pero in a small way, like giving sa mga sa talye, ng mga gulubi, not gulubi, but pero giving them a simple treat na Christmas. Kaya natin nung nakita ko yung ano mo kahapon, yung nagpunta kayo, sabi ko, ay, sana naging part ako because goal ko din is to help kids na that needs more na nga konting bagay lang mapapasaya. Kung sino ba yung hindi nakakangat na atin ba yung nabibigay? But then, baka sabihin nila, ganyan na yan. Baga parang ginagawa naman nating negative yung mga mayayaman. Ginagawa naman yung insulto sa mga mayayaman. So sige, sabihin natin yan. Pero kahit man anong estado mo sa buhay, kahit mayaman ka man, mahirap ka, makatulong ka lang sa kapwa mong tao. Iba yung feeling. Yes. Iba talaga yung feeling na kapag nagbibigay. And mas lalo kong masarap sa feeling yan kapag yung binigyan mo, although para sa'yo, candy lang candy. Yan, oh. Libro lang yan, ball pen lang yan, pero para sa kanila, malaking bagay na pala. So ayun, that's our interview with Alyssa here. Christmas is fast approaching and let's learn to give more than receive more. And spread the love. Spread the love. Bye guys! Bye!